kitang-kita ito sa maraming mga awiting Pamasko. Ang Disyembre ko ay malungkot, miss kita pag Christmas. Pasko na, sinta ko, hanap-hanap kita. Miss kita pag Christmas. Sino nami-miss mo ngayon? Nami-miss mo ba ang jowa mo? Alagang aso o pusa? Magulang? Kapatid o kaibigan? Ano? Bakit mo nami-miss? Sa maraming dahilan na pwedeng maisagot, uuwi ang lahat ng ito sa iisang dahilan. Nami-miss mo siya dahil mahal mo siya. Pagmahal mo siya, hangad mo na lagi siyang kasama. Kaya nga masakit ang kanyang pagkawala kasi mahal mo siya. Hinahanap-hanap mo siya dahil parang may kulang kapag wala siya. O ano, nakakarinig ka ba sa sinasabi ko? At well, si Lord kaya, nami-miss mo rin ba? But actually, ito ang diwa ng mga pagbasa natin sa araw na ito. Kung talagang pinakitinggan ninyo yung mga pagbasa, mapapansin ninyo, punong-puno ng pangungulila ang salita ng Diyos na ating narinig. Asan ka ba, Lord? Bumalik ka na. Buksan mo ang langit at ika'y umaba sa mundong ibabaw. Balikan mo kami. Iyong kaawaan ang mga lingkod mong tanging iyo lamang. Ramdam mo ba ang pangungulila ng mga pagbasang ito? Pinananabikan mo ba ang pagbabalik ni Kristo? Hinihintay mo bang mahaya ang ating Panginoong Jesus Kristo? Nakakatulog ka pa ba sa pananabik sa Kanyang pagdating? Alam niyo, sad to say, ang sagot natin ay hindi. Hindi tayo namumulila sa Panginoon. Hindi natin nami-miss ang Panginoon. Alam yan ng Diyos. Alam niyang hindi tayo namumulila sa Kanya. Alam niyang nakakatulog pa tayo kahit malayo siya. Alam niya yan. Kasi nagpahayag siya ng babala sa atin. Sabi niya, mag-ingat kayo at maging handa sapagkat hindi ninyo alam kung kailan ang takdang araw. Katulad nito ay isang taong umalis upang maglakbay sa malayong lupain. Inuutusan niya ang bantay pinto na maging laging handa sa kanyang pagdating. Ay nako. Alam ng Panginoon na nalilimat na tayo sa paghihintay natin sa Kanya. Kaya nga, sinabi niya, maging handa kayo lagi at baka sa Kanyang biglang pagdating ay maramdaman kayo
nagtutulong. At bakit naniningat na tayo sa paghihintay natin sa Kanya? Well, kasi ang sabi nga ng unang pagbasa, naging matigas na ang ating puso. Sabi nga niya, nagagalit ka, Panginoon, na tuloy pa rin kami sa pagkakasala. Ang ginagawa namin talagang masama buhat pa noong una. Dahil dito, napalayo na ang loob natin sa Diyos. Dahil patuloy tayong nagkakasala, napalayo na ang loob natin sa Diyos. At sa paglayo ng ating kalooban sa Kanya, na humaling tayo sa ibang mga bagay o tao na inakala natin makapupuno sa mga pangangailangan ng ating puso. At ito ang pinagmumulan ng ating pagkabigo at pagkasawi. Kasi ang mga kinagumalingan natin ay hindi nagtatagal at nawawala na parang bunga. Humahabol tayo sa mahilap naman sa atin. Hinahabol natin ang ayaw namang magpahabol. Samantala, ang Diyos na tapat nating Ama at Panginoon ay hindi natin pinapansin, hindi natin hinahanap, hindi natin hinahabol. Sabi nga ng unang pagbasa, wala kayong isang dumudulog sa iyo upang dumalangin. Wala kayong isang lumapit sa iyo upang tulong ay hingin. Sayang. Sayang kasi hindi natin nakikilala ang dapat natin hingan ng tulong na maaasahan. Hindi natin minamahal siya na karapat dapat natin mahalin. Ang sabi nga ng kanta, alam mo narito ako, lagi para sa iyo, o mahal kita ng labis, ngunit iba ang iyong nais. At siya'y narito, ari sa aking wagas na pag-ibig, nalilito, litong-lito, sino ang iibigin ko? Ikaw ba na pangarap ko o siyang kumakatok sa puso? Sino nga ba? Sino nga ba ang dapat kong piliin? Ang mailap na pag-ibig o siyang sadyang tapat sa akin? May suggestion ako. Piliin mo siya sadyang tapat sa iyo. Dahil wala siyang katulad. Sabi na lang po ng pagbasa, wala pang narinig na Diyos katulad mo. Wala pang nakita ang sino mang tao pagkat ikaw lamang ang Diyos na tumutulong sa malingkod mo na buktiwalang nananalig sa iyo. Ikaw lamang ang Ama at kami parang luwan at ikaw
ikaw ang lumikha sa amin, Panginoon, at wala nang iba. Mga minamahal kong kapatid, sa panahon ito ng paghahanda sa Kapaskuhan, muli natin hanapin ang Diyos. Muli natin buklasan ang Kanyang pag-ibig na di magmamaliw, ang Kanyang pag-ibig na tunay na makasama. Hingin natin sa Kanya na muli niya tayo akitin. Ang ganda naman, ang ganda ng salang tuhunan kanina, salang tuhunan. Akitin mo, Poong Mahal, iligtas mo kami at pangalawa. Akitin mo kami. Pabayaan natin magpaakit tayo sa Panginoon. Kaya niya bakit? Kasi tutusin, siya ang first love. At siya ang true love. Kaya lang, nalimutan natin siya. First love and the true love. You have forgotten your first love. You have forgotten your true love. Hingin natin sa Kanya, muli niya tayong akitin. Bumalik tayo sa pananalangin. Tulong niya ay ating hingin. Huwag na tayong makipagmanigasan sa Kanya. Tigilan na natin ang paghahabol sa mailang na pag-ibig. Nakakapagod na. Piliin natin siyang tunay na tapat. At sinasabi ko sa inyo, hindi natin ito pagsisisihan. Ave Maria Purissima, sin pecado concebida.